Hello guys, good day po sa inyong lahat and welcome to mga Manong's Corner. So today, ngayon dahil holiday, magluluto po ako ng pinaupong manok sa asin. So here's my ingredients. Kanina po ay meron na akong 2 perasong chicken. Nalinis ko na po siya at binabad ko na siya sa asin. Narab ko na siya sa asin at paminta. So ayan, medyo ano na siya. Nasettle na siya sa marinade. And then, meron ako dito tanglad. Ilalagay ko siya palaman sa loob. And then, sibuyas at bawang. Yung bawang, hindi ko siya dinurog. Basta ginanyan, pinisat ko na lang siya. And then, maglalagay din ako ng buong paminta at saka konting laurel. Depende lang po sa inyo kung anong gusto nyo. Yung gagamit ako ng 2 pampalasa. And then, dito ang aking foil. Gagamitin ko ito pang seal doon sa kaldero na pagsasalangan ko. And then, andito ang napakaraming asin. Ito po ang gagamitin natin pinaka-layer na aapakan ng chicken. So, ayan. Samahan nyo ko. Prepare na natin. Ilalagay natin siya sa ito. And then this one, ang tanglad ko ay hatiin ko siya sa 2 kasi 2 yung ating manok. Buhol lang po natin. Samahin lang natin dyan. Ang paminta tsaka laurel, lagay na natin dyan. Hindi ko na siya lalagyan ng ground pepper kasi kanina nai-ano ko na siya. Kaya lagay na natin dyan pampalasa. Then ganyan lang natin. Kunin natin yung ano, yung rub lang. Lalagay ko na ang tanglad sa loob. Then, ang mga likrado niya. Kung meron kayong patatas carrots, pwede nyo rin siyang lagyan. Ang paano. Dagdag. Yeah.
hindi na natin siya patatpaanuhin. Patayin. Kasi mga tayong pangtahi. Ganun lang, same process lang sa nauna. Maandar yung ating ano. Busog na siya. Busog siya. So ayan, ilagay na natin sa loob yung mga ingredients niya. Ngayon, prepare naman natin yung paglalagyan niya, yung kaldero na may asin. So ayan, nandito na ang ating kaldero. Then, ilalagay ko na ang asin. Ang ating asin kanina na. Asin ko, ang ganda-ganda, ang puti-puti niya, oh. Tapos, ano pa, pinong-pino. Ganito kasi ang asin sa Pangasinan. Super beautiful. Pangasinan, the hometown of asin. Yan. Hindi lang natin anong ganyan. Sorry. Siguro mga hanggang dito sa ano, dalawang gatla ng yung daliri yung kapal ng asin ko. Okay, dahil okay na yung asin natin, the next is lalagyan natin siya ng foil. Para pinakasapit ito na chicken. Tapos, pag na-i-plaster na natin ang foil, gamit tayo ng barbecue stick. So, tusukin natin siya. Tusok. Ayan, tusukin natin. So ayan, natusok na natin ang ating foil. Lalagyan na natin ang chicken. Lagyan na natin ang manok. Tabi silang natutulog. Tabisin lang natin yung ano. Basta lang natin. And then, next natin is isi-sealed naman natin sa ng another foil. Takpan natin siya ng foil ulit. Well guys, this is ready for salang na natin. Mas mainam siguro kung meron pa yung uling or kahoy, ganun. Kasi mas ganun, mas mabango. Pero ako, uling ang gagamitin ko. See you then! Guys, habang nagpapalingas tayo ng uling at hindi pa siya masyadong nagbabaga,
sinarang muna natin siya sa chili. Malakas mo lang apoy. Mamaya pagka uminit na ang ating kaldero, saka natin siya hihinaan ng apoy. So, let's wait guys. Ayan na po siya. Babaligtad rin natin. Ayan na po siya. After 1 hour, binaligtad ko siya. Super lambot na po. Super lambot na niya. Ayan na po siya guys.